Ipinayag ng Department of Health ang plano nitong mag-procure ng Omicron-adapted vaccines mula sa ibang bansa once ito ay maging available na. At kaugnay niyan, makakasama natin si Dr. Nina Gloriani, ang chairperson ng Vaccine Expert Panel. Magandang umaga po, Doc Nina. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Sa lahat ng nanonood. Doc Nina, ano po ang pinagkaiba nitong Omicron-adapted vaccine kumpara sa COVID-19 vaccine na meron tayo ngayon pagdating sa formulation at iba pa? Yes. Ang una nating bakuna na ipinamahagi ay yung based doon sa prototype strain, yung unang-una, yung Wuhan strain, no? Ito yung unang na-spread sa buong mundo. Then as you all know, nagkaroon ng mga variants, nag-alpha, beta, gamma, delta, at ngayon ang pinaka-problematic ay ang Omicron kasi mas mabilis siyang matransmit as mas nakaka-evade ng tinatawag nating immunity galing doon sa dating mga bakuna. So anong pagkakaiba? Kunwari, kasi ang lalabas na tinatawag na adapted, variant-adapted vaccines ay mRNA vaccines pa lang sa ngayon, no? So, ang mRNA vaccines ay ang basehan niya ay yung spike, yung mga tusok-tusok ng ating virus. So yung dating strain, meron siyang sequence o yung kanyang pinakalaman ay dinagdagan. Well, actually, meron silang formulation na monovalent, yung mismong bagong variant, napalitan na yun, no? Nagkaroon ng mutation dito sa spike, yan nga yung Omicron, may at least 30 na mutations, mas marami pa sa BA.4 at BA.5, siguro more than 40 na. Okay. So, pinalitan nila yung mRNA sequence na yon para maging bagong laman ng bakuna. Ngayon, meron sila nung tinatawag na monovalent, meaning yun pa lang ang laman, yung variant adapted, pero meron yung bivalent na ang kasama ay yung dating strain, yung unang original strain, plus itong Omicron na variant. So yun yung ngayon ang tinitignan na baka mas makakatulong at sa Amerika at least ay ina-announce na nila na baka by October this year ay maging available na as a booster. Opo, Doc, paano po makakatulong itong Omicron-adapted vaccines o new generation vaccines pagdating sa kasalukuyang COVID-19 situation sa Pilipinas? Okay. Sa ngayon, ang umiikot na variant or sub-variant sa atin or maybe even sa most of the countries around the world, no, ay ang BA.4 and .5. So nag-umpisa tayo ng .1, .2, tapos nagkaroon siya ng maraming anak o kapatid, no? So bawat pagbabago ng anyo nitong Omicron na to ay nababawasan yung immunity sa kanya na na-generate doon sa previous vaccine. So, kung ibibigay natin itong bagong variant kasama yung dati, no, in a bivalent form, as may mas makakatulong ito na mag-generate ng immunity against the specific variant na nag-exist. So, yun po yung basehan nila, kaya gusto nilang magbigay ng variant-specific vaccine. Opo. Anong mga brands ito, ang, ng... Ang opo. Opo. Doc. Ay. Ano brands, po yung opo, Doc, ano po yung mga brands ng COVID-19 vaccine o anong manufacturers po itong nakatakdang maglabas ng new generation vaccines? Yes, sa ngayon yung mRNA vaccines kasi ang madaling itweak, madali silang palitan, nasisynthesize sila. So ito yung Pfizer and Moderna vaccines. So pareho sila, halos magkasabay siguro silang lalabas sa Amerika by October this year. Opo. Gaano katagal bago po maging available itong mga bakunang ito, new generation vaccines, Doc? Sa Amerika ang sinasabi nila sa press releases nila by October, pero of course sometimes it takes a little longer. Now kung isipin natin sa Pilipinas, they will have to apply for EUA again for this vaccine. So it may take another few months bago magiging available sa atin. But it's good to plan ahead. Once na maging available itong new generation vaccines, Doctor, magiging parte ba ito ng second booster shot
paano po pag-a-administer nito? Well, sa ngayon, mayroon tayong recommendation for second boosters using the old formulation. Ito yung mga meron tayong mga bakuna ngayon, no? So doon sa siguro hindi pa nakaka-second booster, it could serve as a second booster, pero doon sa naka-second booster, baka siya po ay magiging third booster na. Titignan po natin. Actually, we have to really look meticulously, carefully sa data kung ano ba ang benepisyong maibibigay ng dagdag ng mga bakuna na ito sa amidst itong ating mga bagong mga variants na nagsisirculate. Kasi hindi, maaring hindi rin ganun kaganda, pero titingnan natin. Sa ngayon ang sinasabi nila, maganda. May iba po tayo, Doktora. Sinabi ng Health Department na maaring sa susunod na taon pa, sa 2023 pa tayo makakakuha ng bakuna laban naman sa monkeypox. Ano po inyong reaksyon dito? Yes, it's very difficult kasi ang stockpile ng actually smallpox nag-umpisa yung bakuna na yan, no? Kaya lang ginagamit na din sa monkeypox kasi may cross reaction ang smallpox at ang monkeypox. Maganda ang efficacy ng smallpox vaccine against monkeypox, around 85% yung protection niya na ibibigay, no? So dahil hindi naman marami ang napoproduce na yan at may stockpile po yan ng mga sa Amerika. Ang stockpile nila ay largely for their military, pero ngayon nagra-ramp up sila ng production para nga matugunan yung pangangailangan ng mga individual na ngayon ay tinatawag nating targeted vaccination group. Ito yung mga nagkaroon na yung mga na-expose dito sa monkeypox at of course ang healthcare workers. So we have to wait kasi konti pa lang. Opo. Marami ang pwedeng mangyari sa loob ng ilang buwan na tayo po ay maghihintay sa monkeypox vaccine. For the meantime po, habang tayo naghihintay, ano po ang maimumungkahin ninyo sa ating pamalaan in managing monkeypox cases sa Pilipinas po? Okay. Meron naman pong nakasaad na ginagawa ang ating gobyerno. Ang una ay yung screening sa posibleng pagpasok. Oh, well, nakapasok na nga po, no? So screening ang posibleng meron. Ngayon, so importante po na natetest itong mga to. At meron naman tayong mga diagnostic laboratories na nagtetest. Ito po ang ating RITM at Philippine Genome. Pero ang sabi nila ay baka mas mabuting, mas marami pa ang pwedeng makapag-test nito. So bibigyan dapat ng kapasidad ang ibang mga laboratorio na makapag-test nito para magapan kung ano man, no? Kung may mga symptoms na. Now, of course, just like any infectious disease agent, kailangan po ay yung hygiene and sanitation natin. Napaka-importante po, no? So, ang monkeypox naman ay hindi aerosol na kagaya ng COVID, no? Pero close contact ang kailangan dyan. So, importanteng mabigyan ng awareness, ng education ng ating mga kababayan kung paano mapaprevent ito na magpagkaroon sila. So, yung close contact, at alam natin naman ngayon sino ang mas maraming kaso. So, yung may physical, intimate contact. Kasi ano po ito, no? Skin-to-skin contact. Hindi ito kagaya ng nalalanghap nyo lang. Although may droplet din siyang konting na report, pero mostly siya ay physical contact. So, yung general population na hindi naman gaanong na mataas ang kanyang possibility na makakuha nito, pero meron pong certain groups na kailangan ay mas maingat dahil nga doon sa physical contact. So yung mga may mga na-expose, kailangan pong bantayan yon, at sana nga kung makarating ang bakuna, meron po tayong targeted vaccination sa mga na-expose. Opo. Once na makakakuha po tayo ng monkeypox vaccine, Doktor, magiging parehas din po ba ng COVID-19 vaccines ang sistema ng pamimigay nito? Nauunahin muna ang A1 o itong mga medical frontliners natin bago ang ibang kategorya?
Yes. Actually, sa halos lahat ng infectious agents, at talo itong mga may pandemic na concerns, no? Kailangan uunahin natin talaga ang healthcare workers sila kasi ang magte-take care, mag-aalaga sa mga magkakasakit, no? Sila ang naturally mas exposed. But maybe in contrast to sa COVID, ang susunod na priority dyan ay yung sinasabi ko kanina na targeted na yung vaccination, yung na-expose na. Oh. So uunahin natin kasi hindi rin marami yung mga bakuna na makukuha natin. So uunahin natin yung na-expose. Kasi meron tayong period na pwede nyong ibigay yan para hindi magkaroon after exposure to a confirmed case. So yung ganon, mauuna talaga ang healthcare workers and then yung certain high-risk groups. Pero hindi necessarily po yan ang elderly, kung hindi naman sila ma-expose. Pero yung targeted groups, ito yung mga men having sex with men, ito yung mga malapit sa mga ganyang grupo, and then yung mataas ang magiging exposure nila. It could be young, could be old, pero medyo iba siya. Pero number one pa rin ang healthcare workers ay priority. Opo, mensahe na lang po o paalala para po sa ating mga kababayan, Doktor. Tayo ay mag-iingat sana, no? Hindi matatapos sa monkeypox. So mayroon pa ngayong bagong virus sa China, yung Langya virus na similar do sa horse, yung Nipa virus noon. Iba yung pong pag-iingat na sa ating pakikisalamuha sa iba, sa ating hygiene and sanitation, at kung may bakuna po, kailangan natin magpabakuna. At kung babalikan ko po ang sa COVID ulit, no, napaka-importante po na magkaroon ng booster shot sa COVID. Malinaw na malinaw po ang data na ito ay nakakatulong sa pagbigay ng mas mataas na protection kesa sa dalawang bakuna lamang. So if we get a new version later, we will have to study that and then we will advise accordingly. So take care pa rin po sa lahat, maingat, malinis, at ingat sa yung minimum public health precautions. Maraming salamat po, Dr. Nina Gloriani, ang chairperson ng Vaccine Expert Panel.